nanonood. Tayong lahat ay sumayo at magbigay galang sa Diyos. Taas kong dalawa kamay patungo ng langit. Kahit kapatiyo mo katumigit. Those who are watching out there, give reverence to our Holy God. If you can stand, if you can arise to your feet, do it. Bow down your hands and close your eyes and give reverence to our Holy God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Preparing a home for us in heaven. We thank you, Father God, for giving us an opportunity to partake, Father God, to your holy calling, to partake, Father God, to your sweet presence, sweet fellowship. Father God, once again, speak to us, Lord, in a much, much deeper way. Speak to us, Lord, not just in our mind, but most especially throughout to our heart, Father God. Kausapin mo kami, Panginoon, sa oras na ito, hindi lamang sa isip namin, kundi sa puso namin, Panginoon. Sapagkat kami po'y nagpapasalamat na kami, iyo pong iniligtas. Binigyan ng buhay na walang hanggan, at binigyan po, Panginoong Diyos, ng pagkakataon, karapatan, oportunidad, Panginoon, na makibahagi, Panginoon, sa iyong matamis na presensya. So, Father God, we pray, Father God, that the Holy Spirit will move mightily in this place. You will heal the sick. You will perform miracles. You will grant the petition of our heart. All our good dreams, Father God, will be granted. Lord, you have surprises for us, Father God. Lord, we will be rewarded, Father God, because we seek first your kingdom and your righteousness. Dahil inuna ka namin, Panginoon, may regalo po kami sa iyo. At tunay nga po, Panginoon, ikaw po ang magliligtas sa amin. Magpapagaling kagawa ng Himala. At tutugon po sa lahat ng aming mga pangangailangan. Dakilang bagay, Panginoon, ang ginawa mo at gagawin niyo pa sa aming mga buhay. So, Father, right now, receive all the praise. Receive all the glory. It's only for your name. The wonderful, sweet, majesty, amazing name of Jesus. At ang bawal sa'yo magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon din sa buhay bakit tayo umupo. Ang sabi ko po ay palakpakan ang malakas ng Panginoon din sa buhay bakit tayo umupo. At sumigaw na ang mabuti ang Diyos. God is good. At isang mataas sa talong para sa Panginoon. You can take a seat now. Shall we open our Bible in the book of... Do you have your Bible with you? Don't be shy to carry your Bible. You know, the gambler, no, are not, the gamblers are not ashamed, no, to carry their cockfighters, their playing cards, no? You know, the womanizer is not ashamed to carry his mistress. And the drunkard man is not ashamed to carry the bottle of wine.
So don't be ashamed to carry always your Bible with you. Amen? Especially in attending the church. Yung mga sugarol, hindi nahihiya. Dala-dala na yung panabong nila, pinagmamalaki pa nga nila. Dala-dala nila yung mga babaero, dala-dala nila yung kanilang ano, di ba? Pinagmamalaki nila. Yung mga bakla, di ba? Mga tomboy, pinagmamalaki yung kabaklaan nila. Hindi sila nahihiya. Kalapitin mo ang katabi mo. Anong kinahihiya mo na bitbitin ang Biblia? Anong dahilan para mahiya ka na bitbitin mo ang Biblia? What is the reason of you not carrying your Bible? And in fact, in Joshua 1:8 it says, no? If we will meditate the word of the Lord day and night, if we will put into practice what is written in it, the Bible says we shall be prosperous. Ang katotohanan lang ang sabi ng Joshua 1:8. Na kapag binasa natin, binulay-bulay at sinakabuhay ang sinasabi ng banal na kasulatan, magpapalain tayo ng Panginoon. Tao pa ba rito? Glory to God. Subuksan po natin ang ating mga Biblia in the book of 1 Corinthians 9:16. Yan. 1 Corinthians 9:16. Yeah, nakita naman ninyo? For when I preach the gospel, I cannot boast. Since I am compelled to preach, woe to me if I do not preach the gospel. Woe to me if I preach not the gospel. Sa Tagalog, mabigat yung pagkakasabi. Ang alam ko yung woe. Sa Tagalog yun is abako, di ba? Pero sa magandang balita version, medyo mas malalim ng konti. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita, maaari na akong magmalaki. Sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Pakisabi, sumpain. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Woe to me if I do not preach the gospel. Pero sa Bible, ay sa Tagalog, ang alam ko, ang is up sa abako. Dito, sumpain ako, pakisabi, sumpain. Ano ba ang ibig sabihin ng gospel? Ang gospel, ito yung good news. Amen? Mabuting balita. Itao pa ho ba dito? Merong apat na gospel, di po ba? The book of John, the book of Mark, the book of Matthew, the book of Luke. These are the four gospel, di ba? Of the Lord Jesus Christ. But in fact, pag sinabi natin gospel, this is the Holy Bible, the whole Bible. May tao pa ba rito? This is the good news of God. Kaya ang Tagalog version ay mabuting balita, di ba? Mabuting balita, Biblia. Amen? O magandang balita, Biblia. So, gospel is the good news of love and salvation of Jesus. May tao pa ba rito? And we must preach the gospel. We must share the gospel. Gospel means the love and salvation of Jesus. Pag sinabi natin gospel, ito yung mabuting balita ng pag-ibig at kaligtasan ni Kristo. Amen po ba? And we must preach, we must share the gospel. We must preach, we must share the gospel. In the book of Romans 1:16, it says, "For I am not ashamed of the gospel." Hindi ko ikinahihiya. Pakisabi, hindi ko kinahihiya. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to all the peoples of the earth. There are two kinds of people here on earth, the Jew and the heathen or the Gentiles. And we belong to the heathen nations. We belong to the Gentile nations. Dalawa lang ang tao sa mundo, mga Hudyo at saka mga Hintil. Tayo ay kasama sa mga Hintil. At ang sabi ng Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita ng pag-ibig at kaligtasan ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng mga mananampalataya. So kinakailangan nating ipangaral ang mabuting balita. Pakisabi, kailangan. Kailangan. It is a must. We must preach the gospel. No?
And in the book of 2 Timothy 4:1 and 2, we must preach the gospel in season or out of season. Ang ibig sabihin ng in season or out of season, whether you are in the mood or out of the mood. Kahit na inaway ka ng sino pa man, wala ka sa mood, tinatanggap ka man o hindi, whether you are welcome or unwelcome, you have to share, you have to preach the gospel of Christ. Whether you are in the mood or out of the mood. In season or out of season means whether you are welcome or unwelcome. Meron bang season ang mga bayabas? Meron. Meron bang season ang mga mangga? Meron. Ang saging, wala. Laging may saging. Tama. Pero may mga prutas na seasonal. Ganyan ang maraming Kristiyano, seasonal. Lalo na pag anniversary, active yan. At taas ang anniversary, wala na yan. Mga seasonal yan eh. Oh, mga seasonal yan. Nagsisiso. Maraming Kristiyano, seasonal. Subukan mong walang problema yan, ay hindi yan naatin. Pero hindi sa KOJF yung tinutukoy ko, ha? Sa ibang Diyos ito. Pero pag may problema na yan, lalo na mamamatay na yan, lalo binirek ng jowa yan, broken hearted yan. Naku, takbo kay Jesus yan. Yung mga seasonal. Marami rin namang nagliligtas ng kaluluwa, nag-i-evangelize, nagpe-pray, nagpapas. Marami rin namang humahayo, no? Marami rin namang nagpupunta sa mission field. Pero seasonal. Kapag naisipan niya lang. Hello. So the Bible says, 2 Timothy 4:1 and 2. Apostle Paul is speaking. He's speaking to his son in faith, Timothy. In the presence of God, I am reading from the NIV, pero yung makabagong NIV ngayon, wag na kayong gagamit nun. At saka ano pa bang translation, Pastor Novo, ang mga hindi natin dapat ginagamit ngayon, nakulang-kulang na. NIV, ano pa bang ibang translation pa? Ngayon, yung new version of NIV nowadays is in conflict, including NASB, the new NASB nowadays. Oh, so sad. But in fact, NASB, no? The NASB version, ito yung ano eh, the nearer in the Hebrew Greek translation. You know, the devil is working, no? No? He is influencing people, no? To pervert the true meaning of the Bible and to remove verse word from the Bible. Yeah. The devil is working double time nowadays because he knows that his time is getting shorter. Kaya mag-ingat tayo, no, na may mga version na pinuputol-putol na. Ganun yun. So 2 Timothy 4:1 and 2, in the presence of God, hello, sa presensya ng Diyos, not in the presence of any president, not in the presence of any king or any queen or any popular famous, no, person here on earth, in the presence of God and of Christ Jesus. And Jesus Christ is the God manifested in the flesh, who will judge the living and the dead. And in view of his appearing and his kingdom, I give you this church. Pakisabi, I give this church. Ayan. May tao pa ho ba rito? Preach the word. Be prepared in season or out of season. Sa presensya ng Diyos, itinatalaga kita, sinasabihan kita, no? Itinatalaga kita, ipangaral mo, pakisabi, ipangaral. Preach the word of God, the Bible, the Holy Scriptures.
in season or out of season. Yun. Ipangaral mo ito. Kahit nawala ka sa mood. Kahit hindi panahon ng evangelism, hindi panahon ng mission. Make evangelism your lifestyle. Make soul winning your lifestyle. Whether you are welcome or unwelcome, whether they will accept you or not, whether they will listen to you or not, you have to preach the word of the Lord. May tao pa ba rito? Kahit na tinatanggap ka nila o hindi, di ba, sino ba rito yung laging nasa mood? Di ba, minsan wala tayo sa mood, di ba? Lalo na kung nag-away kayo ng spouse mo. Lalo na kung nag-break, nagkaroon kayo ng problema ng minamahal mo. Lalo na ngayon, February, araw ng puso ngayon, o buwan ng puso ngayon. Pero ang sabing ganun, napapanahon man o hindi, nasa mood ka man o wala, tinatanggap ka man nila o hindi, ano man ang kalagayan mo, ipangaral mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Naunawaan ninyo ako? Number one, huwag tayong matutulog, ang gospel ay pag-ibig at kaligtasan ni Kristo. And number two, hindi natin to dapat na ikahiya. The gospel is the love and salvation of Jesus. And we must not be ashamed to preach the gospel of Christ. Not the gospel of Buddha, because Buddha has no gospel. Not the gospel of Muhammad, Confucius, or any religious or political leader. At ang sabi ng Biblia, in the presence of God and of Christ, I give you this church, preach the word. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon. May tao pa ho ba rito? Sino ba ang kinakausap ng Diyos dito? Si Timothy, no? At the same time, tayo. Yung mga Roman citizen sa Book of Roma, no? Pero, kinakausap din tayo rito. Naunawaan ba natin? Ano yung gospel? Ano yung gospel? The love and salvation of Jesus. Dapat ba nating ikahiya ang naipangaral ng pag-ibig at kaligtasan ni Kristo? Hindi. Kailan natin dapat ipangaral ang pag-ibig at kaligtasan ni Kristo? Palagi. Naglilista ba kayo? Alam mo, nung ako'y papunta ng Mindanao, nagpunta po ako ng Davao, approximately 10 provinces yung inikot ko sa Davao. At ako ay I was surprised that I went to 10 provinces of Mindanao. Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte. I went to Sultan Kudarat, Magda, hindi ko na maalala kung saan ako nakapunta. North Cotabato, South Cotabato. The places that I have never been before. Mga lugar na hindi ko pa narating at narating ko. May tao pa ho ba rito? So tiring, no? To go in a mission field is a bit expensive and it's so tiring. Pero nakakatawa. Manila to Davao City to Davao del Sur, Davao del Norte, Sultan Kudarat. Saan pa ba ako nakarating? Marawi, Maguindanao. Pero hindi dun mismo sa mga lugar ng Negera. North Cotabato, South Cotabato, hindi ko na maalala eh. Agusan del Sur, Agusan del Norte. Approximately, I went to 10 provinces of Mindanao in my 8 days mission to Mindanao. May tao pa ho ba rito? Nakakatawa ang Lord, no? Isipin mo, your intention, your motive is just to preach the gospel of Christ. Is to meet with the to meet
the pastors in different parts of the world, in pastors from different churches and fellowships, no? To have bond with them, to have fellowship with them. And the Lord blessed me. Bilis ako ng Lord. Nakarating ako sa Mount Apo. The tallest mountain in the Philippines, I believe. Nakarating ako sa mga Lake Cebu. Nakarating ako ng Samal City. Naikot ko ang maraming probinsya sa Mindanao. Na nagulat ako. Mabuti ang Diyos. May tao pa mo ba rito? Amen po ba? God is good. Many are afraid to go to Mindanao. And the Lord brought me to Mindanao. Not to be killed. Not to be harmed. But to be blessed by God. And to see the beauty of Mindanao. Hallelujah! Para makita ko yung kagandahan ng Mindanao. At ma-evangelize ko yung Mindanao. And not only that, to pray that the Mindanao will become a kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. Nung kami ay nasa Tagaytay, may prophecy si Mama Gingi. Mama Gingi, ano ba yung prophecy mo sa Mindanao dati? Naalala mo ba ba? Hey, do you remember? Sige nga, pakisa, sambitin mo nga. Ano ba yung prophecy mo sa Mindanao? Sige nga, bigyan nga natin siya mabilis na mikropono. Takbo nga kaagad tayo. Lapit ka nga, Mama Gingi. Kasi gusto ko itong makuha ninyo eh. Not to exalt her. No? There's no reason to exalt her. But to be infirmed what the Lord is doing in Mindanao and what the Lord will do in Mindanao. Sige nga, ibigay mo nga, sabihin mo nga sa kanila, dito ka sa harap. Yan. Ano yung prophecy mo nga sa Mindanao na nasa Tagaytay tayo? In-guest yun pong that Mindanao is a land of promise. And no longer will it be feared upon, kasi kinakatakutan siyang puntahan. No longer will it be abandoned, because they felt that they were abandoned for so long, kaya gusto nilang humiwalay. But God's time is upon Mindanao, that God will fulfill its promise to the people of Mindanao, that the gospel of salvation will be massively spread to the people of Mindanao, because God loves Mindanao. For truly, it is a land of promise. Amen. Praise God. Shall we give the Lord the best plot of prayer? Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kasi doon sa Tagaytay, sa Pastors Conference, no, isa tayo sa mga nag-organize nito. Kaya nga po, sinabi ko na po sa inyo, sisikapin ko na puntahan kayo sa inyong mga bahay-bahay, bigla na lang akong susulpot sa mga free time ko. Pero gusto kong sabihin sa inyo, nasa fullness na po ako ng apostolic calling ko. Nandun na po ako sa fullness ng apostolic calling ko, moving around the Philippine Islands and around the globe. Kaya nakikiusap na ako palagi sa inyo, huwag niyong pababayaan yung mga tupa natin, yung mga attendee natin, yung mga pinapalo at binibisita, natin. Yung mga tungkuling inaatang sa inyo, huwag niyong pababayaan. Huwag niyong mahalin ang tupa dahil may kotse sila. Huwag niyong mahalin yung tupa dahil mayayaman sila, may tinapos, may pinag-aralan sila. Kahit mahirap sila, wala silang kotse, i-Bible study niyo sila, puntahan niyo sila. Pagtiisan niyo sila. Pero huwag din naman puro mahihirap lang ang gusto mong puntahan. Yung mga mayayaman na ayaw mong puntahan, takot ka. Puntahan mo yung mahihirap, puntahan mo rin mayayaman. Kasi parehas lang may kaluluwa yan eh. Diba? Tama ba ako mali? Puntahan mo yung mga mamamatay na may sakit, pero yung malakas pa, puntahan mo rin. So, do not show favoritism to any man. Save the lost, whether they are poor or rich, healthy or in sickness. So, evangelize them. Save them. So, Mindanao will no longer be an abandoned place. It is a land of promise. It will be evangelized. And I'm glad the Lord is allowing me to move in different provinces of Mindanao. In fact, nung tinawagan ko si Pastor Jesse, sabi ko, pagkagaling ng Davao,
I thought I will only be in Davao. But the Lord brought me to 8 provinces, to 10 provinces in Mindanao. Kaya sa totoo lang, hindi mo kinakailangan. Hindi kayo yun, ha? And since sabi ko, hindi kayo, hindi mo kinakailangan tumakas at iwanan mo yung ministeryo mo. At na hindi ka nagpapaalam. Alam mo, lagyan mo lang tawag mo, lagyan mo lang ang calling mo. Ipapakita sa iyo ng Diyos ang ganda ng Pilipinas at ang buong mundo dadaling ka niyan. Dadaling ka ng Diyos dyan. No need to escape from your calling. Just focus in the ministry. Anong sabi sa akin ni Pastor JLC? Yung pastor natin sa Kabadbaran City, Agusan. Kabadbaran City, Agusan del Norte. Naghihintay na po sa inyo ang maraiging, ang Mamanwa tribe. Ang mga Mamanwa tribe look like Itas. They are small people like me, and they have black complexion like the African American. Yeah, they have curly hair, kinky hair. Yeah, and they're living on the mountains, and the Lord brought me there to preach the gospel of Christ and to bring some toys, some dress, no? And they were very happy. Ang saya-saya nila. At naghihintay muli sila sa ating pagbabalik. At pagbaba ko ng bundok ng Maraiging, Habonga, Agusan del Norte, bumalik uli ako ng Kabadbaran City. Sabi sa akin ni Pastor Jesse, meron pa ho tayo iling pupuntahan pang another tribe. And while I was in Davao City, nakasama ko sa hotel ng isang pastor, binigay niya sa akin yung cell number niya. Nire-ready niya ang pagpunta ko ng Cotabato. Kaya tama po kayo, Ate Alice, na sinabi ninyo sa lahat na maging tapat sa pagbibigay. At mamaya, bago matapos ang gawain, may ibibigay kayo sa akin. Tama po yun. Kasi po, kailangan kong ikutin ng mabilis ang bayang Pilipinas at ang buong mundo. As soon as possible. Hindi ko alam kung sa next Sunday I will be here, pero si Mama Ging mas magaling mangaral kaysa sa akin. Sabi nga ni Shin sa kanyang FB, guys, watch this. Hindi ko pa narinig ang mensahe ito kahit kailan. What a wonderful message. Diba? Correct? You see? May tao pa ho ba rito? While I was traveling to Mindanao, minessage ako ni Diyos. Sabi niya, Kobe Bryant and her daughter, Gianna or Gigi, died in a tragic plane crash. And for your information, Kobe Bryant was only 41 years old. And Gianna is just 13 years old. And their death was so tragic. They died in a plane crash. Masyadong tragic ang kanilang kamatayan. Ako'y nalungkot, ako'y napatungo. I was saddened by the tragic and the untimely tragic death of Kobe and Gianna Bryant. Not because I am one of their fans, no. They are not my idols. Pero ako'y nalungkot sapagkat napakabata pa nila. Kasama yung 13 years old na babae. Na nagsisimula pa lamang ang babaeng ito, ang 13 years old na ito, na umusbong sa kanyang pagiging popular in the field of basketball. Following the footstep of her father. But you know, the world was shocked of their untimely tragic death. At idagdag pa natin, their remains, no? You know, their bodies were
were fragmented, no? Nagka lasog-lasog, nagkahiwa-hiwalay yung kanilang mga katawan. Yung mga rescuers find difficulty, no, in finding, tracing the body of Kobe Bryant. At naniniwala ako, ilang ba sila ron? Marami sila eh. Nine sila. Ten ba o nine? Ha? Kasama piloto, ten. Tama ka, nine. Kasama piloto, ten. Nine plus one is ten. Huwag nang bilangin yung helicopter. Huwag na. Hindi, walang kaluluwa yun eh. And one of well-known religion in this nation, in other parts of the world, are claiming, no, that Kobe and Gianna Bryant are members of the religion. They are very proud that in the time of death of Kobe and Gianna Bryant, these famous people were member of their religion. Ito po ba? Tumantunga yung isang relihiyon. Pinagmamalaki. Na bago na matay. Mamaya na yan, makinig ka muna sa akin. Mamaya na yan, balik ka sa upuan mo. Mamaya na yan, balik muna sa upuan. Mamaya na lahat pag-usapan ng dapat pag-usapan. Makinig ka muna sa akin. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Don't be distracted and don't be disturbed. May tao pa ho ba rito? Hindi mo ako pinakikinggan, pinisikap ko mag-English. Nosebleed na nga ako nito, ayaw ko pang makinig. Grabe ka naman. Alam mo bang best in Filipino ako? As ayun pa ang aalisin sa subject? Tanggalin mo na yung English of my Filipino. May tao mahuba rito. Kaya nga nung ako'y nasa South Cotabato, nag-present yung mga from Tivoli tribe, nagsalita sila ng Tivoli language nila. You know, Filipino has so many dialects. In fact, Mindanao has many dialects. No? Ilonggo, Cebuano, and Muslim dialects. No? Kaya nga, panoorin niyo yung FB natin, yung YouTube natin. May interpreter pa ako eh. Kaya nga pag dumaan ako ng Mindanao, sinisikap ko isama sila Pastor Baltasar, Pastor Rainday, at saka yung youth nating leader na si Jen. Kasi pag nagsasalita yung mga Cebuano na mga taga Mindanao, hindi ko naintindihan. Sabi ko, interpret mo nga sa akin, Jen. Tapos habang nangangaral ako ay ini-interpret din. May tao pa ho ba dito? May kinig pa ho ba tayo? Have a humble heart. Have a soft heart. May tao pa ho ba rito? Sa mga minamahal, the world was shocked. But sa untimely and tragic death ni Kobe and Gianna, and I was saddened. Kasi hindi ko alam kung saan napunta ang kanilang kaluluwa. Ang sabi ko, hindi ko alam kung saan napunta ang kanilang kaluluwa. I am not sure whether the souls of Kobe and Gianna went to heaven. I'm not sure. Alam mo kung magkaminsan, ang kamatayan dumarating eh. Kahit na hindi ka ready. Kahit na hindi ka bedridden o wala kang sakit o wala kang cancer. Di ba marami kayong nakita sa FB na nag-selfie lang, na naglag, patay? Di ba? Ang dami niyan! May nagsiselfie. Oh, sabi niya. Bigla kayo nalaglag siya. E bago siya nalaglag, sabi niya, shit! Oh, ligtas yun? Mura yun. Ayaw niyong marinig yun. Ay, mabuti sana kung kagaya siya ni Peter, di ba? You know, when Peter was drowning, he said, Lord, help me. Lord, save me. Oh. You know, many people are dying and they are saying, shit. Oh.
Tama ba rito? Nanawaman ninyo ako? Mabuti nga, meron pa tayong, may napapatanggap eh. May napapatanggap pa tayo na may sakit eh. E minsan, biglaan ang kamatayan nila eh. Biglaan yung kanilang motor pumailalim sa truck. Biglaan yung kanilang mga sasakyan na naglilisabangin. Biglaan yung kanilang mga sasakyan nagbungguan. Tumatawid lang siya, namatay siya. Nagsiselfie lang siya, naglag siya sa bangin. What you say? Totoo po yun. Kaya nalungkot ako talaga. Pinagtag mo ba? No? Kobe and Kiana, yung kanilang popularity, yung kanilang wealth, hindi nila nadala in the grave. Yeah. They did not bring their fame, their wealth, their popularity to the grave and to the place where their souls are in right now. Kikinig pa ba tayo? Kaya talagang nalungkot ako. Ina-idolize ng mundo, pero ito patay na. Ang tanong, nasaan kaya ang kanilang kaluluwa? Hello, may tao pa ba rito? Kaya yun ang sinasabi ng Biblia. Preach the word in season or out of season, because you do not know when the death comes. Hindi mo alam kung kailan darating ang kamatayan. Ang kamatayan mo at ang kamatayan nila. Yung uncle ni Mama Ging, nakapagpagawa pa ng libingan eh, bago namatay. Kasi, alam niya, may cancer siya, serious. Liver cirrhosis eh. Pero humihingi pa tayo na extension. Yung lolo ni Mama Ging, bago namatay, nakagawa pa ng testamento eh. Kung kanino mapupunta yung mana eh. Pero maraming namamatay, hindi biglaan. Hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. Kaya you do not know what will happen to you on the morrow. You do not know whether you are still alive on the morrow. So you have to be ready. And 2 Corinthians 6:2 it says, now is the day of salvation. Tomorrow may be late. Ngayon na ang araw ng kaligtasan ko at kaligtasan mo, kaligtasan ng lahat ng tao. 41 lang si Kobe. 13 anyos lang yung kanyang babaeng anak. Yung kanilang kayamanan, yung kanilang popularity, yung kanilang fame, hindi nila nadala. May tao pa ho ba rito? And there is only one way to be saved. And that is in the... According to John 3:3 it says, Jesus replied, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. We must be born again. People must be born again. Ibig mong sabihin, lingkod ng Diyos, pag hindi born again, hindi ligtas. Hindi akong may sabi niyan, si Jesus. Ang hindi born again, hindi ligtas. It's not from my mouth, but from the mouth of the Lord Jesus Christ, it says, verily, very truly, most assuredly I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. All members of religion or all members of or all people who has no religion who have, di ba yung iba wala namang religion eh, di ba? Atheists, those who don't belong to any religion and those who belong to religion, they will not be saved unless they are born again. Ang tanong ko sa inyo, ilan ang classmate mo na hindi born again? Tanungin kita. Ilan ang classmate mo na hindi born again? Ilan ang kapitbahay mo na hindi born again? How many classmates that are not yet born again? How many neighbors, how many friends, how many members of your family, how many
And loved ones, do you have? How many relatives do you have who are not yet born again? And I tell you, they will go to hell. And this is not a joke. Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into the mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water or the word of God." This is not baptism of water o binyag ng mga Katoliko. "Unless you are born of water by the word of God," 1 Peter 1:23, "and born of the Spirit, you shall not enter the kingdom of God." Ibig ko bang sabihin sa akin, lingkod ng Diyos, yung mga membro ng reliyon, di papasok ng langit? Hindi. Hindi po. Anong sabi ni Jesus Christ? "You should not be surprised at my saying, you must be born again. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit." Yung mga hindi pa nababorn again, yung mga makalaman, pinangungunahan ng laman yan eh. Pero yung mga born again, pinangungunahan ng Espiritu. Kaya ang sabi ng John 3:7, "You must be born again." At hindi ito bautismo sa tubig, hindi ito binyag, hindi ito kumpil. At hindi rin ito yung pinapangaral ng mga maling relihiyon na resurrection of the dead. Mali po yun. Ang sabi nila, ang born again, bautismo, binyag, kumpil, or resurrection of the dead. No! Ibig sabihin ng born again, having a new life in Christ. Yung magkaroon ka ng bagong buhay kay Kristo. Admitting that you are sinner and you cannot save yourself, no religion can save you, and you have to repent and renounce all your sins, and the Lord will forgive you, will change your heart, will give you a plus of heart, not a stone of heart. May tao pa hover to. Kaya yung mga born again, hindi na matitigas ang ulo niyan eh. Isang salita lang yan eh. Kasi born again na yan eh. Pag sinabing tahimik, tahimik yan, born again yan eh. Pag sinabing huwag ka nang maingay, born again yan eh. Madaling pagsabihan ng mga born again, di ba? Kalabuti mo katabi mo, tama, di ba? Eh kung wala ang katabi, kalabitin mo sarili mo, sabihin mo, tama, di ba? Born again eh. Hindi na matigas ang ulo ng mga born again. Kasi born again na yan eh. May bagong buhay, may bagong puso, may bagong pagkatao na yan eh. Kaya pag may matigas ang ulo, di ba, ano kung born again ka? Bakit mo nagagawa yung mga bagay yan, born again ka, di ba? Tagapagturo ka pa, tapos ikaw pang mahirap pagsabihan. Paano ka naging tagapagturo? Dapat nga, ikaw ang tagapagturo, example ka eh. Sabi ng 1 Corinthians 11:1, "Follow me as I follow Christ. Imitate me as I imitate Christ." And in the book of Matthew chapter 5, verse 14, it says, "Let your light shine before men." Amen? Ipakita mo yung pagbabagong buhay mo sa lahat ng tao. Pakita mo. Hindi ito pagalingan ng awit, tugtog at sayaw. Hindi ito pagalingan ng pagkatamburin. Na pinag-uusapan dito, pagalingan ito ng pagbabagong buhay. Amen! Amen. Hindi ito palakasan ng sigaw sa pangangaral. Hindi ito pagalingan ng mga Hebrew, Greek, at pagalingan ng English. Na pinag-uusapan dito, nagbago ka. Nakita ng asawa mo, nagbago ka. Nakita ng anak mo, nagbago ka. Nakita ng kapatid mo, nagbago ka. Nakita ng mga kapitbahay mo, nagbago ka. Pag hindi mo nadadala ang asawa mo at mga anak mo sa Panginoon, baka hindi ka nagbago. Baka hindi nila nakikita sa iyong pagbabago. Baka lang. Ikaw na ang makakasigurado kung totoo yan o hindi. Itaapaho ba rito? Pag tinuturo mo yung pasensya, ikinakala ipakita mo sa kanila yung pasensya. Hindi kakain ka ng pasensya biskuit. If you are teaching patience, so you have to show to your loved ones
that you are patient. You have patience. Amen. Show to your loved ones a new life. May tao pa ho ba rito? Kaya, listen very carefully. Pag tayo mga Kristiyano at mangangaral tayo, nakukumpronta tayo sa mga mali natin, huwag ka nang mag-justify pa, aminin mo na lang. Sabi mo, sorry. Nawala ako sa sarili ko eh. Mabuti pa, aminin mo na lang. May tao pa ho ba rito? Matatawarin ko pa nila, sasabihin nila, sige, hanapin mo sarili mo. May tao pa ho ba rito? Sorry, I lose my control. Okay, next time, keep your control. You see? May tao pa ho ba rito? Ano ang sabi ng Mateo chapter 4 verse 19? Matthew chapter 4 verse 19? Anong sabi ganoon dito? Come follow me and I will make you fishers of men. Come follow me and I will make you fishers of men. Halika, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng tao. Sino rito ang sumusunod kay Kristo? Sige po, taas ang kamay. Sino rito ang sumusunod kay Kristo? Who are the followers of Christ here? Are you followers of Christ? Come on. May I see your hand? If you are following Christ, then you are soul winner. Follow me and I will make you fishers of men. If you are not soul winner, if you are not evangelizing, then you are not following Christ. Come, buksan ninyo yung mga Biblia ninyo. Mateo 4:19. May Tagalog ba dyan? Sino ang may Tagalog dyan? Basahin nga natin sa Tagalog. Meron ba dyan na may Tagalog? Yun, biglang naganap ngayon ng Biblia. Pero huli man daw at magaling, Biblia pa rin. Sino ang babasa sa Tagalog? Ako ba ang babasa sa Tagalog? Sino ang babasa? Mateo 4:19. Basahin mo nga, Sister Dedel. O si Mama Tabs pala. Ito, pag tinatawag ng mga anak at apo niya, Mama Tabs, hindi nagagalit eh. Yung iba, pag sinabing Tabs, didimanda kita, bawal yan. Ayaw tumanggap ng katotohanan. Ewan ko ba? Sige, Mama Tabs. Matthew 4:19. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Mangingisda ng tao. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Sinasabi ninyo, tagasunod kayo ni Kristo. Kung kayo'y tagasunod ni Kristo, mangingisda kayo ng tao. Kung hindi kayo nangingisda ng tao, kung hindi kayo nagdadala ng kaluluwa sa church, kung wala kayong naliligtas, then you are not a follower of Christ. Tao pa ba? Nasa isang supermarket ako. Sir, sabi ganun sa akin, 50% off sir. Pang maganda to sir. Pag pinahid mo to sir sa katawan mo, sisip-sipin talaga ang lamig. No? A promoter came to me inside the supermarket, no? Asking me to try to buy her product. But I took the opportunity to share the good news and love and salvation to him. And after that, I got her cell number, I got her address, binigay ko kay Nanay Cora, binigay ko kay Pastora Elma, at ang sabi ko sa kanila, puntahan ninyo and save her family and save her neighbor. Kaya, tingnan mo ang mga upuan na wala kang isang classmate dyan, you are not a follower of Christ. Tingnan mo ang mga upuan at wala kang kamag-anak dyan, you are not a follower of Christ.
Tingnan mo ang mga upuan, wala kang kapitbahay dyan, you are not a follower of Christ. Your boss, your co-employee, your students, your co-teachers are not here. Then, I'm better to say this, you are not a follower of Christ. Follower of Christ, our soul wins. Come follow me, and I will make you teachers of men. Nung nagpunta po ako ng Davao City, nagkayayaan ng mga pastor at pastora, sabi ng isang pastor, kain tayo ng mga native na chicken. Saan ba yun? Sabi ko, first time ko ng Davao. Tapos sabi ng isang, sabi niya, doon na lang tayo sa mga ihaw-ihaw, punta tayo ng night market. Sama-sama kami, naka-backpack ako. Pagdating namin doon sa night market, sabi ng mga police, bawal ang naka-backpack. Sabi ko, bakit? Kasi ang nagpasabog sa Davao, nakabakpak. Sabi ko sa mga kasama ko, pastor at pastora, huwag niyo ako intindihin, pasok na kayo, hayaan niyo dito na ako sa labas kakain. So kumain ako ng quick-quick, yung quick-quick na iyon na merong pipino at merong lato, sa kanila ay guso ang tawag nila, so ganun sa kanila. Doon sa Mindanao, ang mga pagkain nila, laging may pipino, laging may lato, guso ang tawag nila. Alam niyo yung parang gulaman ko, kung tawagin din namin yun, gulaman yun eh, yung kulay green na halamang dagat ba yun? Ganon. Seaweed. When we went to night market in Davao City, no, to buy something, to buy pasalubong, no, a gift to our loved ones, no, but I have no gift for you. You didn't give me money, did not give me money. If you will give me money, then I will give you a gift. Magastos, grabe. Natotoo lang. Tapos, ganito. Then, a policeman approached me and he said, "Sir, you cannot enter the night market." "Why?" "You are carrying a backpack." "Why? What's the problem with my backpack?" You know, the person, no? The naiubos yung English ko tuloy eh. The person that attacked the Davao City was carrying backpack with a bomb. Yeah. So those carrying backpack are not welcome to public places. Eh, layo ng hotel namin para bumalik. Maligaw pa ako. Hindi ko nga alam yun. First time ko ng Davao eh. So I went to the lady selling apple, and I took the opportunity to share the love and salvation of Jesus to her. And I found out that that lady was once a tamburiner. Yeah, because she decided to stop in tambourine. She is now chubby. Ay, tinanong ko siya, bakit ka nag-stop ng pagka-tamburin? I married a Muslim. Oh! Kaya sabi ko sa kanya, you know, this is not an accident. I was not able to enter the night market because Jesus loves you and she wants to save you. She wants you to return to her, to his bosom, and to serve the Lord once again. Kinuha ko yung cell number niya, pangalan niya. Ipapasa ko siya sa pastor doon sa Davao City para siya ipalo. When we went to Samang City, no, we entered the Camp Holiday Resort. There were couple, business couple that were swimming there, nag-swim yung mga dalawang couple. And I took the opportunity to share the love and salvation of Jesus to them. Amen. While my companions having fellowship, bonding, swimming, eating lechon. Yeah.
and some vegetables. No, I took the opportunity to share the love and salvation of Jesus to them. Nakikinig ko pa kayo? At yun, tinext ko kay Pastora Evelyn. Taga Annapolis ko baw sila. Nabasa mo yung text ko? I-follow up mo, sabi ko. Kaya, kung wala kang classmate dito, I'm sorry to tell you are not a true follower of Christ. If any member of your family are not here, then you are not a true follower of Christ. If you have no students here, you have no teacher here, you have no professor here, you have no relatives here, then you are not a true follower of Christ. I'm sorry for this. The Bible says, those who follow Christ are soul winners, teachers of men. I have a challenge for you. Please accept this challenge. I will give you 1 month to bring just one soul to this church. In 1 month, you have 30 days to evangelize the lost. Are you still with me? Nakikinig pa ba kayo? Huwag ang papadistract dito, walang exempted dito. Huwag mo sabihin sa aking pastor at pastora ka, huwag mo sabihin worship leader ka, gitarista ka, manunugtog ka. Huwag mo sabihin ano ka, magaling kang mag-ayun, mag-pray, mag-overnight, exempted ka rito. I will give you 1 month, 30 days, bring one soul to this church in just 1 month. In 1 month, bring one soul. And in 12 months, you can bring 12 souls. Much better if you can bring more than one soul in a month. And challenge yourself. Do not exempt yourself. You are not a follower of Christ if you are not a soul winner. E lingkod ng Diyos, nakakapag-soul win ka ba? Ang dami na nating na-soul win eh. Sila Ate Aloha, pinabalikan natin ng kamarin, binalik natin ng Sunday service eh. Pinaghirapan ko yun eh. Kasamal City, nag-evangelize ako, binigay ko yung number kay Pastora Evelyn eh. Doon ako sa may Metro East, sa supermarket, sineran ko eh. Kaya wag mo sabihin sa akin, busy ako sa paglaba. Busy ako sa pagtitinda, pangangaral, pagtuturo, pag-computer. Busy ako sa pagpapaganda. Busy ako sa maraming bagay. You are not a follower of Christ if you are not a soul winner. I am challenging each one of you. Just one soul in a month. This is not difficult for you. One soul. Kalabitin mo katabi mo. A challenge. Will you accept the challenge? Accept it. There are so many challenges. Diba? Ang lamig-lamig ng tubig, nagbuhos siya? Challenge! Pag natalo ka, yung mukha ni Kray, ang iba gagawin mong profile picture sa ibang mga challenge, diba? Challenge! I am challenging each one of you. Bring just one soul in a month. Just one soul in a month. Kalabitin mo katabi mo, one soul. Huwag ka nga kami yan, huwag hindi nga ka ito, galilipat na ibang church, ha? Hindi tayo ganun. Ha-absent ka, lilipat ka na ibang church, hindi ka nadadalo kasi kina-challenge ka. Huwag ganun. One soul in a month. Number one, tingnan mo yung target mo. Know your target. Oh, my classmate. Oh, my ex. Oh, yung naniligaw sa akin, yung naniligawan ko. Ganyan. Know your target. And know his hair belief. Know his hair sins. Amen? Alamin mo kung anong pananampalatayin niya. Alamin mo kung ano yung mga kasalanan niya. Amen? E tao pa ba rito? Saka mo ngayon sa kanya i-present. Kung siya iglesia ni Kristo, hindi sumasamba sa ribulto yan. Ang ihanda mo sa kanya pagka Diyos ni Kristo. Walang exempted dito. Pakisabi, wala. Walay exempted dito. Walang lipatan ng church. Walang absinan.
Walang magagalit. Accept the challenge. Isang kaluluwa lang. Kada isang buwan. Anong sabi ng Luke 15:10? The heavens are rejoicing. Angels are rejoicing in just one sinner who repents. Just one sinner, huh? Repenting from his sin or her sin. You know, the angels are rejoicing. Heaven are rejoicing. Just one soul in a month. Heaven are rejoicing. And if you can bring one soul in a month, in 12 months, you can bring 12 souls. And much better if you can bring 100 souls. Know your target. Who is your target? Your classmate? Your relative? A member of your family? Your boss? Your constituents? Then know his heart. Belief. Alamin mo kung ano yung pananampalataya, ano yung mga kasalanan niya. Bakla ba siya? Tomboy ba siya? Ihanda mo yung mga versikulo para sa kabaklaan, para sa katomboyan. Amen! Magpapakamatay ba siya? Nalulungkot ba siya? May sakit ba siya? Amen! Tapos yung mga nasasabing haba-haba ng service, sabihin mo sa kanya, isang buong araw ang pahinga. Hindi oras lang yan. Mas mahaba sa impyerno. Tamo. May tao pa ba rito? Maraming bigayan, purihin pang nun. Mas marami ka pang kumain kaysa sa bigayan eh. Magpasalamat ka nga, maraming bigayan. Kasi maraming nililigtas. There are so many offering because we are reaching many provinces and many nations of the world. Amen? We are spending time in worshiping the Lord because the Lord is asking us to give one day to Him, di ba? In a day of worship, a day of rest, that's one day. If you don't want to spend much time in the presence of God, you will spend all the days of your life eternal in hell. Ano yung gusto mo? Gagaya ka sa mga churches na maihina ang lilitang service, tapos hindi naman nababago buhay. May tao pa ba rito? Walang sumasagot. Sabi mo, ay! Lakasan mo, ay! Accept the challenge! Umihina bigla. Accept the challenge. Ulitin natin, ay! Accept the challenge! One soul in a month! 12 souls in a year. Much better if I could bring more souls in a month or in a year. Alamin mo sino target mo. Tararang, tanan, 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 tanan. Ito classmate ko na to. Ano ba ang mga paniniwala nito? Ano ba yung mga kasalanan nito? Paghahandaan ko ito. Friend, mahal ka ni Kristo. Bahala ka na, know your strategy. Kaya yung mga hindi nag-i-evangelize, mag-i-evangelize kayo ngayon. Masyado kang active sa pagtugtog mo, hindi ka nagliligtas ng kaluluwa. Masyado kang active sa pagbili ng gamit ng Diyos, hindi ka naman nagliligtas ng kaluluwa. Masyado kang active sa bigbigay ng first fruits, hindi ka naman nagliligtas ng kaluluwa. Masyado kang active sa pagliligpit ng mga upuan, paglalagay ng mga bumbilya, hindi ka naman dumadaluwa. Hindi ka nagliligtas ng kaluluwa. Ay! Lakasan nyo, ay! Accept the challenge! Kaya bilangin mo na. Kaya ililista niya na kung si kaninong attendee at aalagaan mo yan. Aalagaan mo, babantayan mo. Papaliwanagan mo, susunduin mo. Dalan mo ng Bible. Kung may pera siya, bentahan mo. Kung walang pera, bigyan mo na lang. Oh! Ganun lang yun, pameryandahin mo. May tao pa ba rito? Mahala ka na. Alagaan mo. Kaya kailangan sa loob ng isang taon may 12 ka. Masyado ka aktibo sa paghayo, ah. Tingnan natin ngayon. ang kapal ng report mo, ganyan kakapal, ah. Tingnan natin ngayon. May tao pa ho ba rito? Eh kahit saan ka pumunta, makapagliligtas ka eh. Nasa sayo lang yan, kung gusto mo. Sabihin mo sa katabi ko, sa katabi mo, tinatanggap ko ang hamon. Isang kaluluwa sa isang buwan, sisiw ka mo. Chicken pizza. Mark 8:36-38.
What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can someone give in exchange for the soul? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Aanihin mo raw ang yaman ng mundo kung ang kaluluwa mo naman pupunta sa impyerno. Oo, nag-iwan ng pangalan si Kobe Bryant sa mundong ibabaw na ito. Ang tanong, nasa langit kaya siya? Pati nga yung court eh, nilagyan ng mukha ni basketball court, nilagyan ng mukha ni Kobe Bryant eh. Pati nga mga puzzle eh, mukha ni Kobe Bryant eh. Pero ang tanong, nasa langit kaya yun? Nalungkot ako eh. Yung yaman nila nadala nila, yung popularity, yung fame nila, hindi nila nadala. Kaya nung nagpunta ako ng Maraiging, Mama Not Right, anong sabi ko sa kanila? Hindi baling mahirap kayo, papasok naman kayo ng langit. Eh kung mayaman ka, hindi ka papasok ng langit, useless. Much better, even though you are poor, but you will go to heaven. Oh, how pity that you are rich and yet you will go to hell. Kaya bago ka matulog mamaya, pray. Ipag-pray mo na yung target mo. Pag-pray mo na yan. Lord, yung target ko, pag shinare ko sa kanya ang gospel, tatanggapin niya ito. Yung mga chapters, leaders natin, pag sinabing chapters, whether Sunday service yan, Monday service, Tuesday service, Wednesday service, Thursday service, Friday service, Saturday service, chapter yan, outreach yan. Alagaan nyo yun, asikasuhin nyo yun. May tao pa ho ba rito? Eh lalo na kung sinasabi mong leader ka, pastor at pastora ka, dapat ikaw ang pinakamaraming dinadalang gawain, marami kang attending dinadala. May tao pa ho ba rito? Bring one soul to Christ in just 1 month and bring 12 souls for a year. Eh kung mas marami madadala mo, maganda. Kaya yung mga cell group, mga Bible study natin, alagaan mo yan. Sikasuhin mo yan. Palakihin, palaguin mo yan, paramihin mo yan. Kita pa ba rito? Yung mga young people's fellowship natin, asikasuhin mo yan. Kinausap ko si Jim eh. Makinig maigil yung mga God's Legionnaires. God's Legionnaires, listen very carefully. Sabi ko kay Jen, asikasuhin mo ang KOJF Mindanao young people. Opo, sabi ko sa kanya. And not only that, makinig maigil yung mga God's Legionnaires, pati yung mga tinuruan kong mga churches, pati yung mga Mamanua tribe na mga young people, i-connect sa God's Legionnaire. I-connect. Kailangan may mag-aasikaso sa kanila. Kaya mag-meeting kayo, mga God's Legionnaire. Do not take this message for granted. Nagsabi na ako sa inyo nakaraan, sa bawat pag-ikot ko, makikita nila si Jesus sa akin. Kagabi umatin ako ng isang spiritual birthday, nananahimik ako, pinatago ako sa harapan. Anong sabi sa prophecy sa akin? Hurricane ang darating sa iyo, matinding glory ang darating sa iyo. You will travel from one place to another. Dumating na po yung fullness ng apostolic anointing, apostolic calling ko. The nations of the world are waiting. Kung ayaw kang magbago, nananatili kang immature, maramdamin, konting salita lang, masyado ka nagtatampo, sabihin lang sa'yo mataba ka, nagagalit ka, didemanda mo ako. Wala ko, hindi ko hihintayin na, kung ayaw mong magbago. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kay magbago ka kay hindi, kitanggapin mo yung challenge kay hindi, iikutin ko ang buong Pilipinas, ang buong mundo.
I will go to the farthest part of the world. Whether you accept the challenge or not, I will evangelize Luzon, Visayas, and Mindanao. Bago kami naghiwalay, nakalimutan ko na nga yung pangalan ni Pastor, inabutan niya ako ng katarasang papel. Bigla ko naalala, oo nga pala, nihintay nila ako sa Cotabato. Hindi ko alam kung North or South Cotabato, tatawagan ko muna siya. Listen very carefully. Iyahanda ko lang yung mga lugar na yan. At isang araw, sumama kayo, matutuwa kayo. Prepare yourself. One day, Apostle, I will join you in Mindanao. One day, Apostle, I will join you in different parts of Luzon and different parts of Visayas, different parts of Bicol. One day, Apostle, I will join you. Tinatanggap ko lang yung tawag ng pastor eh, pero hindi ako pastor. Mismo yung mga pastor, Apostle ang tawag sa akin. Yung mga text nga sa akin, Apostle. Tinatanggap ko lang salitang pastor. Kahit brother, huwag lang sister. Pero hindi po ako pastor. I know my calling. Nagigiling pa ho ba tayo? Noong nakaraan, nasa Alimol ako, nagkakape ako, minit ko yung dalawang pastor, biglang dumaan yung isang attendee natin na laging nakaputi ng damit. Kawawa naman, lagi nilang puti yung damit. Sabi ka, Brother Eric, bigyan mo nga ng damit yan. Well, brad, di ka na umaatin. Lagi ka nalang naka-uniform na puti. Pati yung pagkatin, lagi ka nakaputi. Tapos dumating yung si Laila, yung taga-Baligtas Bulacan na nang agaw ng church natin. Nilapitan ko kasama yung asawa niyang Manish. Kahit nang agaw ng church, mahal ko pa rin ha. Nilapitan ko si Laila. Laila, kailan naman yun, naagaw ng church sa Baligtas Bulacan. Sabi ko sa kanya, oh, kumusta na kayo? Nang agaw na lahat-lahat, minahal ko pa. Para bumalik, nagaw nila, ibalik nila. Nagaw nila, walang integrity. Magtatayo ka ng church. Magtayo ka ng simula, huwag kang mga agaw. Huwag kang mga agaw ng church, huwag kang mga agaw na attending, huwag i-divide. Magtayo ka ng sarili mo. At huwag rin yung magbibigay ka, tapos pag tinopax nga, babawiin mo. Dilagyan mo yung church mo ng topax ministry. Diba? Topax ministry. Tinopax ka eh. Bakit ba binawi yung church, yung dinonate mo? Tinopax ako eh. Kaya si Laila, kasama yung asawa niya si Gary. Nantayin ko. Sabi ko, oh, mga kapatid, kumusta na kayo? Hindi na. Kaya kahit nangaago ng Diyos, mahal mo pa rin eh. Binibigyan mo ng Diyos eh, para makapagbagong buhay. Eh kahit pa lumaki church nyo, walang integrity yun. Inagaw mo yan, akin yan eh. KOJF yan eh. Tinanggal mo yung banner eh. Eh alam ng mundo. Ako, pumunta ako sa mga lugar na yan, taas ang loo ko eh. Kahit sabihin mo sa akin, iba na pangalan yan. Proclaiming o lip up na yan. KOJF na alam ng mundo. Inagaw ko lang yan eh. Lagyan mo kaya ng pangalan, mga agaw ministry. Nakakaw ba ba rito? Para bigyan ng chance. You know, even though they stole the plaques, the church to us, still I love them. Because God loves them and giving them a chance to repent from their wicked ways. Nataw pa ho ba dito? Kaya anong sabi sa aklat ng Unang Korinto 9:22-23? Unang Korinto 9:22-23, sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Isipin mo. To the weak, I am weak. To the strong, I'm strong. You know, I become flexible in order to win even some of them. You see, may tapo ba rito? Listen very carefully. Alam niyo ba yung mga manginis na? Pumapala ako dyan, misa madaling araw eh. Ang layo-layo ng pinupuntahan nila. Di ba maraming mangingis na nawawala? Nawawala. Kasi delikado eh. Makahuli lang ng isda. And listen very carefully. Sinasabi ko sa inyo, soul winning is not easy. Yes! You will be rejected. You will be persecuted. Muburahin ka, atakihin ka, kasaktan ka pa eh. But,
be faithful as a follower of Christ. You know, listen very carefully. John the Baptist was beheaded. Paul was beheaded. Peter was crucified downward. And Jesus Christ was crucified on the cross without sin because of winning the loss. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na madali ang magligtas. Kakainin mo yung hiya mo. You will eat your shyness. Kakainin mo talaga yan. Habang sumasando ka, mahal ka ni Kristo. Dalawang order, mahal ka nga ni Kristo. Kaya ang lagi ko sinasabi kay Nanay, huwag na huwag tayong mawawala ng trucks. Kahit saan ako pumupunta, may dala akong trucks. Lalo na sa airport. Kasabay na ako'y nakamas, pinagmas ako ni Diyos. Dalawang trucks ang dala ko. Tagalog at English. At daming foreigner sa airport. Papunta ng Davao at Butuan. You know, so many foreigners. If you go to Davao, if you go to Butuan, there's so many foreigners. In fact, Brother James, I saw two Americans when we went to Davao. His name is Ronnie Smith. Yeah. And the other one, I forgot his name. But in fact, the older one is already residing in Mindanao. Yeah. Yeah. Don't be afraid to go to Mindanao. You know, Lake Cebu is much better than Boracay. Don't listen to your wife. Listen to me. Grabe kaganda ng Mindanao. Umakit, diba? Hindi ba nakita niyo yung mga picture ko? Grabe. Tapos eh, nung kami nasa Lake Cebu, kasama ko si Pastor Tan, yung taga-picture ko, iniwan ako. Sabi ng Pastor ng taga-Maguindanao. Sabi ko, Pastor, sa asan church mo? Maguindanao. Ganun ba? Sabi niya, akin na po yung camera mo, ako nakukuha sa'yo. Ganito po ang ayos yan, gumanito ka. Wow, eh sabi ni Pastor Raging, Papa, parang ang personal vlogger. Taga-Maguindanao yung kumuha ng Pastor ng taga-Maguindanao. Lumawak ngayon na turok natin eh. Lumaki yung ano natin. Grabe. And this is not a joke. Eh, kausap ko pa lang si Pastor Irene, naghihintay uli yung Bicol eh. Na-revive yung Bicol eh. Kahit bumabago, nag-evangelize sila eh. Naalala ko nga po eh, kung saan kami pumunta, meron pa kami pinuntahang kainan. Nagkaroon kami ron, nakamanta si Pastor Anidad, si Pastor Iron, all things are possible. Sumama ka siya. Yes, I am encouraging you one day. Join us in our mission. Don't just give, join. Ano mo yung mga apo mo? Yan nga nai-stress sa mga apo mo eh. Tama ka sa akin. And you will be happy, you will be glad. You will become baby face. Sama ka. May tao pa ho ba rito? Wala matutulog. Yung mga natutulog, hindi nakakapag-evangelize siya. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapaglitas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. You know, there is blessing as you share the gospel. Time will come in heaven, somebody will touch you and will say, thank you for giving your life to the Lord. I am here now in heaven because you evangelized me. And not only that, while you are here on earth, sharing the gospel and love of salvation of Jesus, the Lord will bless you abundantly. Kita nyo yung mga anak ko? Alam nyo, magkano lang naman tinatanggap ko sa inyo ng minsan ng mga love you for the man of God, ah. Alam mo ba sa Mindanao?
pinagsabihan ko yung mga pastor doon kasi yung tithes na pupunta sa kanila, pinagsabihan ko. Tapos ang lalaki na, dinidedicate pa, pinagsabihan ko. Meron tayong church sa Surigao, pag-praying ito ha, yung church natin sa Surigao, may dumating na mayaman, walang church. Binigyan ng motor yung pastor natin doon, binigyan ng pambot, pinilitan yung pangalan, kingdom of Jesus, pinilitan ng iba. Batukan ko yun eh. Yung mayaman na yun eh, pero mahina lang. Grabe ka ha, wala kang church. Pinapagana mo pera mo para sakupin sila. Pero babalik yun. Yung pa naman yung tour guide ko nung pumunta kami sa isla. Loko-loko talaga yung jablong yan eh. Walang magawang magaling. May tao pa ho ba rito? Ipabalik ng Panginoon siya ng lahat. Kaya pala hindi na sumasagot. May nagbigay pala ng motor at tambo. Grabe. Itapa ho ba rito? Kaya mag-iingat yung mga hindi nila ka pinapapasok sa mga lugar-lugar nila. Itatayo ko kay OJF niya, maditibay dyan, bahala ka sa buhay mo. Hindi ko ititibay dyan, pero atak mo sa akin yan. Kasi may buhok pa ako, ikaw wala na. Itapa ho ba rito? Amen po ba? Kaya ang sabi ni Apostle Pablo, listen very carefully before I close. Woo to me. Did I pronounce it correctly? Woo. Yeah. Woo to me. If I preach not the gospel of Christ, sumpain ako sa aba ko pag hindi ko ipinangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito lang ang tanging paraan para maligtas ang mundo. There's no other way for a person to be saved but to be born again. And except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Luzon, Visayas, and Mindanao, and the nations of the world are waiting for us. Your classmates, your students, your teachers, and professors are waiting for you. Your loved ones, family, and relatives are waiting for you. Mga pastor at pastora, mga leader, magbigay na kayo ng malalim ng buhay sa Panginoon. Huwag kayong matakot. Patuloy na kumakain kami ng maayos. Patuloy na kakapag-aral ng maayos ang mga anak ko. Nakakapasok na babayaran namin ng 100,000 tuition fee. God is good. Pinapatunayan ng Panginoon. Isa lang ang sekreto. Evangelize the Lost. At patuloy kayong maging tapat na magbigay ng ikapu at handog. Paliwanagan nyo sila. Mahaba ang service. Maraming bigayan. Paliwanagan nyo sila. Ipaintindi nyo sa kanila ang katotohanan. Nung una, you know, to tell you honestly, I never been to Mindanao before, but most especially in Davao, in North Cotabato, in South Cotabato, Marawi, Maguindanao, Sultan Kodarat. You know, I am a Filipino, but I will tell you honestly, I am hesitant to go there because of the negative news. But when I went there, I found out Mindanao is a beautiful province. And we have to love Mindanao. We have to evangelize Mindanao and to declare that Mindanao is a kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. And we will not only go to Mindanao, we will go to Africa, to India, to Indonesia, and to many parts of the world. And God will make a way. Romans 4:13, it says, before I close, Romans 4:13, it says, Abraham was only one. But God has a promise that He will become a father of Israel and a father of many nations. And God fulfilled His promise to Abraham, even though before he was only one. And Abraham became the father of many nations because of just of his faith. Because of his faith alone. Ano ang magdadala sa akin at ang pamilya ko at sa inyo sa pag-ikot sa buong mundo? Yung atin lang pananampalataya. In fact, konti lang naman ang binigay ninyo eh. Pero yung hotel ko ron, yung mga dalawang araw kong hotel sa Davao, libre. Yung mga sumunod, ako na nagbayad. Marami akong kinain doon, libre.
may tao pa ho ba rito? Kung ikaw ay isang Kristiyano pastor leader na nangarap ang ikutin ang magagandang lugar sa Pilipinas sa buong mundo, may iikot natin yan. Magligtas ka lang ng kaluluwa, iikutin mo. I've been to Mount Apo. I've been to Lake Cebu. I've been to Samal City. Sumakay kami ng birds. Barkong maliit, 10 pesos lang ang bayad. Sumakay kami. Just to go to Samal City. May tao pa ho ba rito? You will go to beautiful places in the Philippine Island. You will go to beautiful places of the world if you will commit yourself in evangelizing the lost. So I am now challenging you, brethren, give your tithes, offering, and first fruits faithfully. Your pledges, give it faithfully. Your love, give permission for the man and woman of God, give it faithfully. At yung mga nananalang, yung mga nagbibigay ng tapat, imitate them and pray for them. Those who are giving faithfully, imitate them and pray for them. Pray and fast for them because the devil is attacking them. May tao pa ho ba rito? Are you still with me? And get ready. The wealth of the wicked will be given to us. That is a promise of God. In order for us to enjoy the blessing of God, and we will finance the propagating of the gospel of Christ. Who will finance the propagation of the gospel of Christ? We. Because we have burden to save the lost. Only those who have burden to save the lost will finance the gospel. Only those who have the burden to save the lost will go and reach the lost. Kung sino lang ang may kabigatan sa mga kaluluwa para maligtas, sino lang ang magbibigay. At kung sino lang ang may kabigatan para makapagligtas ang kaluluwa, sila ang pupunta. Amen po ba? Tumayo tayong lahat. Tumayo tayong lahat. Shall we stand to our feet? Whether you are children ministers, asigasuhin nyo yung mga children. Young people, asigasuhin nyo yung mga young people. Unite yourselves. We are gathering the children of the Philippine Island and of the world. I'm not kidding. We are gathering the young people of the Philippine Island and of the world. We are gathering the adult in the Philippine Island and the world. Nagsasabi ako sa inyo, the fullness of my apostolic calling comes. Ito yung pangako sa akin ng Panginoon. I will use you in the last days, in the final hour. And this is the final hour. Accept the challenge. One soul in a month. Just one soul in a month. Huwag mo sabihin sa akin, apostol ang title mo na hindi ka nagliligtas. Pastor, propeta, ebanghelista na hindi ka nagliligtas. Huwag mo sabihin, magaling kang umami, tumugtog, sumayaw na hindi ka nagliligtas. At yung mga Bible study natin, alagaan niya. Mahirap, mayaman, matanda, hindi na mamamatay na. Alagaan nyo yan. Pero wag lang puro mahirap ang nililigtas at mamamatay na pumunta ka pati sa mayayaman. Iligtas mong lahat. Accept the challenge. If you are not yet saved, you must be born again now. Jesus Christ is the only Lord God and Savior. If you are born again, a follower of Christ, then you are a soul winner. If you are not winning soul, then you are not following Christ. At sa pagyuko mo ng ulo mo, manalangin ka na sa maraming kaluluwang hahalutin mo. Nagsabi ako sa inyo na nakaraan, sabi sa akin ng Lord, the world are waiting for you, for your family and for the kingdom of Jesus fellowship. And as you go, they will be touched by the anointing. And the Lord reminded me again while I was in Mindanao. Bow down your heads and close your eyes. Nobody roaming around, nobody walking around. Let God touch your heart.
Let God touch your heart. Not your mind, but your heart. Hindi mo kinakailangan tumakas at hindi magpaalam para pumunta sa magagandang lugar na Pilipinas. Ayusin mo lang ang trabaho mo. Iikutin natin ang ganda ng Pilipinas sa buong mundo. Pero hindi natin priority ang ganda ng Pilipinas sa ganda ng mundo. Ang priority natin is to save the Filipino people and to save the world. Encouraging the Christians and the pastors to finish the will of God, to do and finish the will of God. Reaching the unreached, going to one tribe to another tribe, one mountain to another mountain, one province to another province, and one nation to another nation. Pumatang ang luha sa iyong mga mata, huwag mong pigilan. Isipin mong minsan kinahabagan ka ng Diyos. Minsan kinaawaan ka ng Diyos. Minsan pinatakot ka ng Diyos. Minsan binago ka ng Diyos. Minsan pinagaling ka ng Diyos. Minsan pinayaman ka ng Diyos. Maraming magagandang bagay ang ginawa sa iyo ng Diyos. The Lord has done many great things in your life. The Lord is doing great, many great things in your life. Don't forget it. And share the love and salvation of Jesus to all. Kung nawawala man sa mandala ang asawa, anak, magulang mo, kapatid mo sa tabi mo, hayaan mo lang. Hindi mo siya pag-aari. Pag-aari siya ng Diyos. Na totoo lang, pinabalikan niya ang dapat niyang balikan at tinatapos niya ang dapat niyang tapusin. At yung mga seasonal dyan, pagsabihin niyo sila. At yung masyadong maramdamin niya sa konting birong preaching, pagsabihin niyo sila. Pag hanggang ngayon, balas sibuyas ka pa rin, hindi ka totoong Kristiyano. Pag seasonal ka lang, hindi ka totoong Kristiyano. Tanggapin mo ang challenge ngayon. Simulan mo ng manalangin. At habang ginagawa mo ang tungkulin mo sa mga oras na ikaw ay dalin at dalin sa iyo ang mga taong ililigtas mo, iligtas mo sila. Pinapapasok sa eskwela at pinapagtapos sa eskwela at magkapapasok niya, magkapupunta riyan. May pinapapunta talaga dyan eh. Pero kung hindi ka naman para riyan, bakit ka pupunta riyan? Huwag kang matakot, huwag kang bahal. Yung mga pinapasurrender, pinapabigay sa inyo ng Diyos, bigay mo yan. Panginoong Diyos, ipakita mo sa kanya ang classmate niya hindi baligtas. Ang guru niya, ang kapaguro niya, ang estudyante niya hindi baligtas. Ang kapitbahay niya hindi baligtas, ang kaibigan ng kamag-anak niya hindi baligtas. Ang kanyang mga hinahangaan, humahanga sa kanya, iniidolo niya at nag-a-idol sa kanya na hindi baligtas. Para ibigay niya ng may katapatan
bukas puso, mababang loob ang ikapunyang handog at passports. Ang lagi pa naman ang gadatang mission to the moon. Sabay po, Panginoon, nang siya mismo ay nagliligtas ng kaligawa. Father, we accept the challenge. Aalagaan po namin ang aming mga cell group, mga Bible study, mga follow-up, mga visitation. Hindi kami magiging Panginoon sa kanila na utos-utosan namin sila. Hindi kami magpapakita ng masamang pagkatao, masamang ugali sa kanila, bagus magandang halimbawa. Mapaguhin namin ang dapat magbabago. Ibibigay namin ang malalim na commitment namin sa iyo at sa kanila. Aasikasuhin namin ang children ministry. Aasikasuhin namin ang young people ministry, ang men's ministry, ang women's ministry. At anumang ministry na katalaga para sa amin, aasikasuhin namin ito. Ibabalik namin ang nahinat na lamig at naligaw at nalisang langlas. Papaliwanagin namin sila. Taas mo ang dalawang kamay patungo ng langit. Panginoong Diyos, pagalingin niyo sila sa oras na ito. Pagkatapos silang gumaling, magpagaling din sila. Palakasin niyo sila, Panginoon, sa oras na ito. At matapos niyo silang palakasin, palakasin din nila ang iba. Gawan niyo sila ng himala ngayon. At pagkatapos silang gawan ng himala, gagawa din sila ng himala. Gawan niyo sila ng dakil at mabuting bagay sa oras na ito. At pagkatapos mangyari sa kanila ito, they will become your channel, your instrument, in order for them to become your instrument of hope and joy to many. They will become an instrument of salvation, of healing and miracle to many. As you save them now, as you heal them now, and as you bless them now. Kurababasyanda, rabasyanda. Si Brother Jay, panapitin natin. Brother Jay, will you come here? Yeah, will you please come here if you don't mind? Yan. And Father, as you come forward, bow down your heads, please, bow down your head. As you come forward, Body God, I pray that you will bless him, Lord. You will bless his family. And you will give him, Lord, all the good desires of his heart. Cause him, O Lord, to prosper, to become well and rich, in order for him to enjoy the blessings of God. And not only that, but God, you will use him, Lord, to finance the gospel of Christ. And Lord, as he go back to U.S., you will use him, Lord, to evangelize his loved one and his friends and his relatives, and Lord, all peoples, Lord, that he will meet, Panginoon, Lord, he will meet in America or in other parts of the world, wherever you send him, Lord, you will use him, Lord, to save them. So Father, let your encouraging presence be upon him, Lord, and Lord, let him experience more of your goodness. So, Father, just let it go. Just let it go. Sa lahat ng mga nandito, mga nakikinig at nanonood, tanggapin ninyo ang kagalingan ninyo. May nakita ako at atay, abdo, lapay, bato sa internal na bahagi ng katawan mo, pinapagaling ka ng Diyos. Doon sa Mindanao, merong malabo ang mata, pinagaling ng Diyos eh. Sa oras na ito, na nakikinig at nanonood ka, pinapagaling ka ng Diyos, pinapalakas ka ng Diyos, binabago ka ng Diyos, pinapatawad ka ng Diyos, dadami ang salapi mo. You will become a full-fledged pastor and pastora this day. Iaanoin ka ng Panginoon more and more. Gusto kong sabihin sa iyo, huwag ang titingin sa kaliwat ka ng likuran, another blessing and promotion is coming to your way. May panibago na namang blessing at promotion ang darating sa iyo. Makakatapos ka ng pag-aaral mo, ibabalik ka ng Diyos sa ministry at bumalik ka na sa ministry.
I-encourage nyo yung mga kapatid natin, mag-ministeryo sila, bumalik sila sa ministry. Sikapin nyo, every member of KOJF, be involved in ministry. Be involved in ministry. I-involve nyo sa ministry, bawat isa. Lahat, walang hindi i-involve. Kung sakaling nag-aaral, nagtatrabaho sila, sa libreng araw at oras nila, i-involve nyo sila. Hindi ko sinabi, tumigil sila ng pag-aaral, trabaho, negosyo. Hindi. Pero sa libre nila, i-involve nyo sila. At kahit na sa trabaho, na pag-aaral, negosyo ka, makakapaglitas ka ng kaluluwa dyan, makakapag-evangelize ka niyan. At balikan mo ang dati mong tao at balikan mo ang dati mong ministeryo. You can pray and fast sa iyong miksa, iyong tahanan. Walang bibil at manatiling na kayo at nakapigil. Receive your healing na. You receive your miracle na. Your success now in victory. And receive now the anointing of the Holy Spirit as you bring more souls to Jesus. Father, let it not. Walang bibil at manatiling na kayo at nakapigil. We love.
Yes, Lord, habang inaabit pa namin ito, Ama, ipong ikaw po ang gagawa ng paraan para madala sila sa amin at madala kami sa kanila para sila maligtas. You will make a divine way. You will bring them to us and you will bring us to them that we may save them, Lord. You will help us, Father God, hallelujah, to preach the gospel of God clearly to them and they will accept it, Lord. I'll never let you go. Division of a barangay, of a city, of a town, of a province, of a nation. Kurababa sandara basiribianda, kurababa sandara babahanda, kurababa handara babahanda, kurababa handara babahanda, kurababa handara babahanda, kurababa handara babahanda. Academy, school, university is a kingdom of Jesus and have a destiny in Christ. Jail, hallelujah, Bureau of Fire Protection, the PNP, the AFP, hallelujah, the lower house and the upper house, all government sector, all government official, even the private sector, all the teachers, all the prisoners, all the students, come on, pray! Pabayaan mo na yung oras. Hindi mahalaga ang oras. Ang mahalaga ay kaligtasan ng Pilipinas. Ang mahalaga ay kaligtasan ng buong mundo. Oh, harapasyanda, forget the time! Hallelujah, forget the time, pray! Kurababa handa, yung mga young people, takbo sa harapan. Lahat ng representative ng young people, takbo sa harapan. Pati ikaw, daning tumakbo sa harapan. Pati mga nindatara mo, maaari, takbo sa harapan. Ang sabi ko, takbo sa harapan! Hindi ko sinabi lumakad ka! Ang sabi ko, tumakbo ka! Hindi ka nakakaintindi! Takbo! Paano mo mapapasunod ang Mindanao, ang tekas ng ulo mo, tekas ng bubuo mo? Paano mo mapapasunod ang Bisaya, ang Luzon at ang nations of the world?
Hindi ka ba nakikinig? Sabi ko kay Jen, Jen, asikasuhin mo ang attendee natin ng Mindanao. Jen, asikasuhin mo ang attendee natin ng, na, i-connect mo yan, pati yung buong Mindanao, pati yung Mamanua tribe. At gusto kong sabihin sa'yo, pakinggan mo itong maigi. Young people, listen young people. Ikaw ang gagamitin ng Diyos sa huling panahon ito. Maniwala ka sa akin. Ikaw ang babaligtad ng eskwelahan ninyo. Ikaw ang babaligtad ng Pilipinas at ang buong mundo. Maganda mo mata, nasa harapan ka, nakaatras ka pa. Tigas ng bungo mo eh. Sama ng lasa ng tubig natin, hindi yan purified water. Sama ng lasa, Eric, ang sama ng lasa niyan! Tingman mo muna bago may painom sa akin, lasang kanan yan. Pag mo nang galaw niyan, Joshua, lumapit ka niyan sa harapan. Mas mahalaga ito kaysa kasarian. Dapat kayo gawa ko ng tumatakbo eh. Maging magagalit sa akin, o magding kayong balang sibuyas. Magaganda yung pangarap, hangarin, layunin ninyo eh. Pero pag hindi nyo ito makuha, walang mangyayari. Pakinggan mo ito, ha? Ikaw ang iaangat ng Diyos sa huling panahon ito. Babayaran ng Lord lahat ng vision mo. Lahat ng pangangailangan mo, project mo, laboratory mo, lahat yan babayaran ng Lord yan. Ibi-bless, ipopromote ka ng Panginoon, pati mga mahal mo sa buhay. Kuraba, kanda, rabasyanda. Pag-aaral mo, everything, trabaho, negosyo, kung meron ka man. Iaangat ka ng Diyos, handaan mo ito. At ikaw ang magliligtas sa kanila. Isisend ka ng Panginoon, Luzon, Visayas at Mindanao. Isisend ka ng Panginoon maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit pa sabihin ng eskwela na hindi matutuloy ang misyon, matutuloy ang misyon, handaan mo. May prophecy ka para sa vision. Taas ang dalawang kamay patungo ng langit. So take the glory of the Lord now. Take the anointing now. Ulitin ko ulit. Ibibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Pagkain, kasuotan, tuition fee, nakaka-graduate ka, makakatapos ka, magiging professional ka, magpapastor ka, mangangaral ka, magmi-mission ka, magtuturo ka, etc. Ipupulpin ng Diyos lahat yan. Maniwala ka sa akin. At gagamitin ka ng Lord mightily, effectively in this final hour. Tama ang tawag sa iyo, evangelist ka. You are not just a worship leader or a member of a worship ministry. You are an evangelist. And you will fulfill now your calling as an evangelist. Let it flow. Let it flow! Kura bakata! Oh, Father, just let it flow continually. Let it flow continually. Mas maganda kung wala nang tumutugtog, wala nang umaawit ng mga kabataan, meron namang matatandang marunong tumakbo ka agad sa harapan at lumapit. Sana magbago ka ng puso at kaisipan. Sana lagi ka nakahandang lagi tumulong. Kung tinatawag ulo sa Bisayas Mindanao at napakalambot ng puso nila sa akin, ang buong mundo napakalambot ng puso nila sa akin, dapat mas lalong malambot ang puso mo at lagi ka nakaalalay na lagi nakasuporta at laging nakatulong na hindi ka nag-iisip ng negatibo na ipapahiya kasi sasaktan ka. Tanggalin mo lahat sa kaisipan mo yan. Ayaw mga matulad pastora. Ayaw ang unang nagbabago ng buhay ng puso at isip. I will praise.
tambod lang ang luha sa iyong mga mata. Ano namin, Panginoon, ang tinapos kung hindi naman na-born again ang aming mga professor at ang aming mga classmates? Aanin namin ang mga trabaho at negosyo kung ang aming mga customer kasama sa trabaho at negosyo ay hindi naman naliligtas? Aanin namin ang aming mga tinapagtuturo kung ang mga kapwa namin natuturo ng mga estudyante hindi naman naliligtas? Aanin namin, sinasabi namin kami, naglilingkod sa inyo, hindi naman kami nakapagligtas ng kaluluwa? Mother God, ipaunawa mo at ipaintindi sa aming lahat at sa mga pupuntahan namin ng kahalagahan ng pananatili sa iyong presensya, sa lahat ng katotohanan ng pinapatupad dito. Ipaunawa mo sa maraming pastor at pastor at maraming churches at pinaunawa niyo na po, Panginoon, sa buhay. Ihanda niya pong muli ang iikutan na yung lugar buong Pilipinas at buong mundo. Salamat po, Ama, sa million, sa billion, and trillion sa pati. Ayuhan mo ang mga nangaliligaw at naninihis ng landas na pinaparariti ang pag-aaral, hindi ang paglilingkod sa Diyos. Pinaparariti ang trabaho at negosyo, hindi ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nawawala ang proteksyon ng Diyos dahil nga maraming inuuna. Panginoong Diyos, hindi lamang po ang iyong people, kaming lahat. We accept the challenge. Ang buhay namin ay para sa iyo. At gagamitin namin ito hanggang sa huliginingan ng aming buhay. Multiply our first fruits, our tithes, and our offerings. At mabubuhay kami, Panginoon, na tinutularan si Kristo. Hindi kami stumbling block, blessing kami. At hindi kami magnanakaw ng attendee ng tupa, hindi kami magdidivide ng church. At hindi namin pagnanasaan ng mga sakatin. Kami mismong leader ang magpapakita ng magandang halimbawa, not because of money, but because of God. Salamat po, Ama. Salamat po. Kasalamatan mo ang Diyos sa mabuting bagay na ginawa sa iyo ng loob at bumalikan ang daan-daan sa iyong upuan. At sa mga nalay, at sa mga gusto pang magbigay, maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Magbigay tayo sa Panginoon. Sa lahat ng mga pastor, churches, pastora, buong Pilipinas at buong mundo nakakonek sa Kingdom of Jesus Fellowship sa lingkod ng Diyos, tuloy-tuloy tayong kumonek. Our lives will never ever be the same again. Sige po, magbigay po tayo. At kahit hindi first Sunday of the month, matin kayong lahat, papuntahin nyo itong mga attendee natin. Kahit naka-attend na ng morning, paattendin nyo pa rin ng hapon. Kasi iba pa rin yung mga aral namin eh. Iba pa rin yung anointing namin. Tama po ba? Kayaan yung magdobling. Lagyan nyo ng mga Sunday services ng morning. Mas mamunta kayong lahat dito. O hindi man lahat, mga leader. Lagyan nyo ng mga Sunday services ng morning. O hindi naman Sunday services ng morning, Saturday, Friday, Thursday. Bigyan nyo na ng malalim. Ng malalim yung mga buhay natin sa Panginoon. Sige po, bigay natin yung ating mga ikaw po at handog, yung mga maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, mag-PM tayo ha. At ibig sasabihin natin sa inyo ang mga o yung bank account para makapagbigay tayo sa Panginoon. Sige po, paikutin na natin para mabilis. Mabuti na po natin lahat ng mga nakikinig at nanonood. Nakikiusap ako sa lahat, lalo na sa mga leader natin, huwag mong i-take for granted ang ministry natin. Wala akong planong manguto at maglaro. Totoo lahat ang sinasabi ko, kaya nga nagiging tapat ako.
tapos na po sila. Nagamit sila noon, pero tapos na po sila, tayo na. At kahit na humadlang sila, hindi sila nakakahadlang. Darating at darating tayo sa kanila. The apostles are coming to the Philippine Islands and to the nations of the world. The Lord is protecting us, guiding us. He is our shield and supplying all our needs, giving us good health, success, blessings, and promotion. Pagkatapos ito, tanggalin natin ito. Tanggalin natin ito mabilis at ibalik natin muli. Yung isa, love you for the man, for Carillo family, at yung isa, for the mission. So, ibalik natin muli. Kaya, palitan natin. Yung matanda, huwag na kayo matanda. Mabuhay na lang yung matanda para mababuhay mo. Pero gusto mo na lang tumakbo ng tumakbo, sige lang. So, yung dito sa kaliwa, yung love gift for the man of God and Carillo family, dito yung para sa mission natin. Sige po, ibigay natin yung para sa, ibigay po natin. Those who want to give to Carillo family, to the man of God, and those who want to give for the mission, it is here. If your money is not with you right now, you can give it some other day. And full of truth, we will use that to win the world for Jesus. Sige po. Paigutin natin kung ayaw nilang tumayo. Simula sa araw na ito, wala nang palaroy-laroy ng mga paglilingkod sa Diyos. Wala nang magdi-divide, mag-aago ng attending, wala nang pabosing-bosing, wala nang pasiga-siga, talagang puno ng pag-ibig at pagmamahal, wala rin walamdamin, wala ding matampuhin, wala ding mga seasonal. Amen po ba? Hindi natin i-taken for granted ang lahat. At sinasabi ko sa inyo, isang araw, sabihin mo, nasasama ka sa akin, sa amin, para sa pag-ikot natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Matutuwa ka. Maiikot mo ang ganda ng Luzon, Visayas at Mindanao at ang buong mundo at the same time nagliligtas tayo ng kaluluwa. Mas ang ganda. Hindi po ako nagpresenta, nakunan ako ng maganda. Yung pastor ng Mindanao ang nagsabi sa akin. Halika po, unan kita. Pumesto ka po. Halika po yung pesto. Lalo akong gumandang lalaki. And Maguindanao, I'm coming. Amen? Marawi, I'm coming. Hulusulu, Basilan, I'm coming. Sultan, Kodarat, North and South, Cotabato, I'm coming. All provinces of Mindanao, we are coming. You are not an abandoned province. Darating ang makinig sa prophecy, darating ang mas malalaking blessing at promotion sa inyo. Amen? Pag-aaral, trabaho, negosyo, in every area of your lives, believe me, at magpatotoo kayo. Tapos ho ba rito? Iniikot ko po ba yung Pilipinas at buong mundo? Nagpapakahirap ba akong alok ng alok ng mga produkto? Wala! Hindi ang pagpapakahirap sa pag-alok ng produkto ang magpapayaman sa iyo. Ang magpapayaman sa iyo ay Isaiah 1:19, ang pagsunod mo sa Diyos. Para ka makapasa at maging scholar, yumaman, gumanda ang buhay, makatapos ang pag-aaral, maging professional, hindi ang matindi mo at pagsusumikap mo ang mag-aangat sa iyo kung hindi iyong pagsunod mo sa Diyos. If you are willing and obedient, you will be promoted. Yes. Amen po ba? So glory to God. So abit muna tayo ng isang masaya sa Panginoon bago tayo mag-closing prayer. Andito si Pastor Roan para pag-closing prayer natin. Pag-ayaw ni Pastor Roan